po. So, ibig sabihin, dyan sa 1,000 na yan, hindi po talaga ibang hayop po ang makakaupo. Kundi, agila po ang makakaupo nito. No? Kaya, mayroon pong bago din tayo sa 5 piso. Pakilagay po, admin, nilagay ko po, sinesend ko po sa'yo. Ang bagong 5 piso po ay, ito ay, napakaganda dito dahil ito ay napakasaya, no? Dahil ipakita ko nyo ang bagong pera dito. At least, alam nyo na ang mga design po ng mga pera, no? Ito ay pure tanso. Oh, no? Pure gold, no? Tanso naman, usap ko kay bagong coins, no? Bagong coins po ng ating 2022. Dahil may po'y bago po tayong 1,000 na naguhudyat na ang presidente po natin ay Agila at Pearl. Maging Pearl po ang ating bansa. No, huwag po na kayo mag-isip na ibang hayop po ang makakaupo, kundi Agila po ang makukupo. No, yan po yung nilabas na 1,000 ngayon. Alright, at mayroon po tayong bagong coins din, no? Antayin po natin. Ito! Oras yun, di bantotis! Bugto karnabag ganatis! Nagdadasal ko para sa aking pantasya. Naswertein po itong coins na to na lalabas na para sa mga mundong engkantyada. Tututututut, maging masaya sana kayo nito. Yung! Payag ba kayo? Yan po ang magiging quens natin sa 5 piso. Ha? Pure tanso? Ayan, ang kanyang presidente ay si Bibim. Gusto nyo ba yan? Wow, ha? Wow! Ha? 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 Mandurokot lang sa mali siyang sakalam na walang buhok ang pogi. Nakalan nyo, ha, ma? Ha? Yan po ang queen sa mga animal. Para sa mga monong animal. Oh! Ha? Tangin ang busli. Sumasabog yung kape ko. Bagay! Bagay! Oh, may di. Oh, di ba? Yan, pag-swerte nyo sa bulsa nyo. Ganyan na ganyan. Oh, di ba? Kung mayroon po kayong agila, no? Sa 1,000, eh, may kalaban din kayo. Oh, papuro lang pabor sa inyo. May 5 piso din sa kabila. Mayroon po sila. Pure tanso nga lang. Ah, kung mayroon po kayong bagong 1,000 ay lumabas, mayroong pinagmalaki din sila sa kabila. Ang 14 na odas plus laulaw. Ah, pure tanso nga lang. Yan po ang pera nila sa kabila. Oh, oh. Ah, 5 piso yan! Ay, malaki-laki na rin halaga yan. Oh, di ba? Ay, ayaw nyo ba yan? Na makasama nyo palagi sa bulsa nyo? Ah, ayaw mandurokot sa Malaysia, umuwi na sa Pilipinas para magbinta ng yuse. Eh, si mandurokot na mga sa mga bus. Oh, okay, 1,000 napakas. Oh, 'di ba? Kala niyo ah. All right, balik na po tayo sa pera. Pinapatawak ko lang kayo eh. Ayan po, ulitin ko, no? Ay, dahil ay maganda ito. Itong 1,000 na bago ngayon. Ha? Ah, 'di ba? Ah, itong 1,000 na ito. Ay, hudyat po ito, no? Hudyat po ito ng agila, ha? Na ang maging presidente ng ating bansa ay isang agila at land of pearl. Ang ating bansang Pilipinas, naguhudyat po ito na pearlas, no? Land of pearl. No, diba? Doon sa karya ng Encantada,
mayroon po doon na mayroon po tayong Land of Pearl. Ayan. Diyan po magsimula sa Land of Pearl, ang tunay ng hari ng kaharian ay ito'y doon ay sa mundo ng Kentsada, iyon ay buhay pa. No? At iyon po ay sa mundo ng Kentsada, yung hari doon ay masyadong matanda at na gusto nang mamahinga talaga. Pero bago niya gagawin yan, makaupo muna sa pinakamataas na posisyon ang kanyang anak na agila doon po sa mundo ng Ikantsada. Dahil ang kaharian ng Ikantsada ay gawin po niya itong Land of Pearl buo, no? At wala na pong maghihirap doon, no? Sa kanyang mundo ng Ikantsada. At ayun po yung magsasalamat din sa 1,000 na yan. Yung hudyat po, no, sa pagbabago ng ating bansang Republika ng Pilipinas. Ay hindi po pala sino-sino pong hayop ang mamumuno sa ating bansa, kundi di isa palang agila. Alam po naman natin na dalawa lang po ang agila ng ating bansa, no? North at saka South, no? Hindi natin alam kung sino sa kanila ang uupo bilang mamumuno sa ating bansa. Dahil 1,000, number 1 yan. Ibig sabihin, for president yan, pinakamataas na posisyon. Ayan po yung hudyat, no? Ang unang iyari. So, magantay na lang po tayo sa sasabihin, no? Ni Tatay Digong kung ano mangyari. So, dahil excited na po tayo kung sino po sa kanila po, no? Ang itataas, no? Ni Tatay Digong, wala po sa mga presidential. Kundi, andyan po ito, makikita po ito, no? Baka sa vice president o sa senador o sa congressman o gobyerno, saan po ang itataas niya? Wala po kasi sa aspirant president. Doon po tayo sa isang vlogger, di ko kita pangangalanan, no? Dahil ako ulit po yung mag-warning sa'yo, no? Isang vlogger, no? Na bumabatiko sa FFCI USA, no? Na ito'y masakit lang, no? Dahil nagpalabas po sila ng sama ng loob sa akin, no? Dahil nung panahon pa ng president sa FFCI na si Dasoker at hanggang ngayon president na si President na Cayetano, ito po ay wala po silang tigil po sa pagtulong ng humanitarian ng FFCI. Kaya tigil-tigilan mo ng pangbabas, no? Nang vlogger ka, no? Vlogger ko no ka kay FLM, pero hindi ka tumigil sa pangbabas ng mga supporters ni Francis Leo Marcos. No? Ay, sadyang itong hindi po siya pinapara sa analisa ko lang, ha? Analisa ko lang, ha? Baser at iba pa dyan na analisa lang po ng TV Bosley. Para front lang po yan si Bongo. Para po hindi niya agad tinaas si Francis Leo Marcos para hindi po ito'y matataniman na kaso. Di ba po? Dahil pag inalaman po na kalaban po siya si Francis Leo Marcos ay pagka-presidente, maraming kaso ang isasampa nito para ma-disqualify po. Tingnan mo nga si BBM ngayon. Di ba? Sa kanya lahat ang kaso. Pero alam naman po natin ang lahat. Dahil nakakasuhan po siya. Dahil po hindi po siya nagbabayad ng tax. Siya nga nakakasuhan, hindi nagbabayad. Si Film nga walang kasalanan at tinataniman ang kaso. Di ba? Kaya pinuprontly na ilabas lang po sa Comelec. Bakit pa ito'y sakaling ba? Example, para pag tumakbo ito, hindi na po makahabol ang pagkaso. Kung nag-declare na po ang Comelec kasi, ay hindi na wala na pong magagawa ang mga magkakaso sa tao. No? Di ba? So, hindi natin alam. Pero, ang sa atin na imagination at naniwala pa rin tayo, no? Magdasal po tayo na magkakatotong lahat dahil ka tayo at the mansion of the south. Presidente ang gusto natin para kay Francis Leo Marcos. Alright, may World Bank grant, $6 million loan of fuel economic recovery. The World Bank has granted Philippines $6 million
dollar about 30.20 billion loan to help ni the government reform agenda with the imposition of the country. Nag-release po, napira po, no? Ang World Bank naman, alam nyo, hindi po mag-release po ang World Bank. Kung wala po ito eh, pira tayo. Pero wala po sa tigil sa pamamigay. No? Dahil, dahil po ito ay para sa mga Pilipino, sa ekonomiya, na ang mga Pilipino ay maitulungan ito. Di ba? Totoo sinasabi ni Claire Gross, kung nakita po nyo, bakit wala sa listahan? O di ba? Eh wala at nangalan si Sestar na hindi talaga po senator ang tinakbuhan niya. Hindi natin alam. Di ba? Sa last hour, kung anong mangyayari. Di ba? Alright, hindi natin alam. Ayan. Philippines construction bomb progress inspection of the Skyway extension project. Skyway to, no? Extension project ay ito po, no? Nagawa na po. Ayan. Dahil sa build at nakita po nyo, unahin ko ng build, marami po tayong topic. Ayan na po ang forma ng Travel Storage Philippines Volcano, no? The most important traveling in the experiencing travel is about releasing Mayon Volcano. At ang daan napakaganda para sa mga turista. Ayan, makikita nyo ay ito'y inaayos, no? Para hindi maharapan pong pupunta doon. Alright, dito na po tayo sa ating topic. Dito po tayo sa tunay na dugo ng ating pandemikero. Ayan. Marami pong naguguluhan kung saan po galing si Francis Leo Marcos. Kaya i-explain ko po sa inyo na galing po siya sa pamilyang royal blood. No? Talagang kabilaan ang kanyang pamilya nagsimula siya. Ayan. Aking i-explain to para maintindihan nyo. Alright? Wait lang. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. Galing po sa ang kanila pong Dr. Erlinda L. Anchita, Dr. Early. Dr. Early, my name is from Edralen. Exactly the same 7 alphabet from my grandmother, Erlinda Petra Luna Umpin Galan, granddaughter of my great-grandfather, Dr. Rosie Luna, Y. Anchita Luna brother, my grandmother Lula, auntie of auntie First Lady Imelda Umpin Rualdez Marcos. She is also auntie of my father, Injuen Anchita, and uncle President Ferdinand Andralin Marcos, Anchita Andralin Luna Rubio Marcos, blood related na pangasawa hanggang ngayon from Anchita Luna family, First Lady Auntie Imelda. Without God, I'm nothing to God, to the Bug Glory forever. Ayan. Limahong. Nag-start po to, nag-start Marcos psycho history. Nag-start po to sa Limahong. Tapos bumaba sa Andralin family. Tapos pumunta sa Luna family. Ayun, natandaan niyo ba yung kalahi niya ba? Iyang kalahi niya ay mga mandirigma nung unang panahon.